Kabayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa linya po ng aming telepono ng aming suki si Major General Edgard Arevalo, ang tagapagsalita mismo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Magandang umaga po, General Arevalo, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Nagtalat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga. Sir, sabi po ni Secretary Lorenzana at gayon din po ni AFP Chief of Staff General Subiana, walang katotohanan itong mga kumakalat-kalat sa Twitter na may mga officers na hindi na po natutuwa at hindi na sinusuportahan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sir. Fake news po yan, ano? Opo, opo. At malinaw na walang ibang hangarin kundi guluhin ang isipan ng ating mga kababayan, haluan ng politika, ano? Ang kasalukuyang sitwasyon pa natin sa kabila ng mahigpit na problema natin sa COVID-19 pandemic. Correct. Ay may mga tao pang merong ganitong klaseng pag-iisip na sa halip na tulungan na magkaisa ang ating bansa ay paghati-hatiin pa at pagwawatak-watakin. Sinisiguro po ng sandatahang lakas ng Pilipinas, Erwin, na wala pong miyembro ng AFP, junior o senior officers na sinasabing aanib o kaanib nitong grupong ito. Mananatili pong tapat sa konstitusyon ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. Mananatili po tayong loyal sa chain of command. At higit sa lahat, ang focus natin ngayon, Erwin, ay kung paano magagampanan ang ating mandato at hindi ang makaladkad sa politika. Kaya ganoon na lang po ang utos ni General Subiana sa kanyang intelligence staff, ano, na alamin sino ang mga tao na nasa sa likod ng mga kumakalat na balitang ito, Erwin. Pati yung sinasabi na di umano may patuloy daw ang pag-landing at pag-takeoff ng mga warplanes dyan sa Clark. Dahil daw galit ng China doon sa ating ginagawang responde. Yan po ay walang katotohanan. At nakausap ko mismo si General Ricardo David. Baka siya yung General David na binabanggit doon sa text message niya. Sabi po niya taon-taon na lamang ay binubuhay po yung text na yan. At yun din ang nilalaman sa katunayan. Meron pa nga pong nagpakita sa akin ng screenshot ng text na yan. Parehong-parehong nilalaman noong 2016 pa. Mm-hmm. So ibig sabihin, Erwin, lahat pong ito na ginagawa ng mga tao, grupo o asosasyon na walang ibang hangarin kundi magkalat ng disinformasyon, ng fake news at guluhin ang isipan ng ating mga kababayan. Sir, kung matuntun po ng AFP kung sino nagpapakalat nito, are you ready na sampahan po ito ng kaso dahil sa mga maling balita na ito, General? Nakakasiguro po kayo, no? Sa pakikipagtulungan ng AFP, DND at iba pang ahensya ng ating pamahalaan ay dapat pong masampahan ng kaso yung mga taong yan. Lalong-lalo na po, ano? Kung ito ay nagiging sani, ano? Ng kaguluhan, pagkabagabag sa ating mga kababayan. So, tuwing may mangyayari ito, Erwin, lagi po tayong tinatanong sa AFP kung kailangan daw pong magsagawa ng loyalty check. Ang atin pong laging sinasabi, Erwin, ay hindi po na kailangan gawin yun sapagkat naniniwala po ang pamunuan ng sandatang lakas ng Pilipinas na lahat ng sailors, soldiers, marines, and airmen ay tapat sa ating sumpang tungkulin. At ganun din po ang aming pinaparating na mensahe sa mga taong nagpapakalat na ito. Tigilan na po ninyo yan. Wala pong maihahatid na maganda yan sa sambayan ng Pilipino. Huwag nyo na pong kaladkarin ang Armed Forces of the Philippines sa politika, lalong-lalo na po sa mga ganyang tinatawag ninyong pagkilos. Nakita po natin sa nagdaang pagkakataon kung ano nangyari sa ating bansa nung ma-involve ang inyong Armed Forces sa mga ganyang misadventures. Mm-hmm. Kaya po hindi na natin nahayaan na muling makaladkad ang professional and matured organization like your Armed Forces of the Philippines dito sa sinasabing ganitong klaseng pagkilos. Sir, kumustahin ko lang ho yung dyan sa May Julian Felipe Reef. Umalis na raw yung mga barko. May mga lumabas na balita dahil nagpadala ho yata ng mga aircraft carrier itong US. Tapos meron nagpadala rin ng Philippine Navy ng mga barko natin doon. So mukhang umalis na raw ho yata sa Julian Felipe itong mga Chinese fishing vessel. Is this true, sir? I cannot delve further on the details, ano, Erwin. Opo. Napagkat ang National Task Force West Philippines, sina po ang sasagot dyan sa mga detalye. Subalit ang pwede po namin tiyakin sa inyo ay nag-deploy po dyan ng additional vessels ang inyong Armed Forces of the Philippines sa utos na rin, ano, ni General Subiana upang sa ganun mas mahigpit natin magampanan ang ating tungkulin na magpatrolya dyan sa lugar na yan
bilang pagtalima po natin sa mandato natin sa ating konstitusyon na protektahan ang ating mga kababayan, ganun din po i-secure ang ating mga hangganan. Very well said po. Maraming salamat po, General Edgar Arevalo, tagapagsalita po ng Sandatahang Lakas. Magandang umaga po, mabuhay po ang ating AFP. Maraming pong salamat. Tapos pagkakataong ibigay nyo sa inyong programa, lalong-lalo na po, naririnig tayo all over the country. Opo. Magandang umaga po, ang aming pagpupugay. Thank you salamat po. Good morning. Samantala, nasa linya rin po ng aming telepono si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Magandang umaga po, Secretary Andanar, sir. Magandang umaga, parang Erwin. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Sir, live po tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide at ganoon din po sa PTV. Sek, alamin ko lamang, sabi na po ng DND at AFP, fake news itong kumakalat na nawawala na raw ng suporta si Pangulong Duterte sa ilang miyembro ng Sandatahang Lakas. Eh, kausap ko lang po si General Arevalo, hindi raw totoo ito. Kayo ho, sir, ganoon din ho yata ang inyo pong ika nga napag-alaman na may assurance po yata ang DND at AFP sa inyo na patuloy ang kanilang suporta ng buong Sandatahang Lakas sa Administrasyong Duterte, Secretary? Oh, tama ka dyan, partner. As a matter of fact, nung nabasa ko yung balita, ay kaget ko pong kinontak agad si Secretary De Lorenzana. Opo. At sabi ko, pwede mo ba kaming bigyan ng linaw dito? At sinabi naman niya na walang katotohanan. Ito ay fake news. Ito ay walang ibang objective kundi talagang siraan ang administrasyon ni Presidente Duterte. At klarong-klaro naman na ang hanay ng mga active officers ng Armed Forces of the Philippines ay sumusuporta kay Presidente. At ganun din ang sinabi ni Sec. Del na yung mga retired na ay wala namang ganong aksyon na ginagawa na ipabagsak ang Administrasyon Duterte. Kaya ito ay malinaw, partner, na isang propaganda para siraan ng presidente dahil alam naman din natin na political season na. Dumating na ho ang political season at by October ay magpa-file na ng mga certificate of candidacies yung mga may gustong tumakbo pagkapangulo. Sir, sa palagay niyo ba itong gumawa nitong nagpakalat na yung mga AFP medyo wala ng suporta kay Pangulo? Do you think these are the same group na yung nagpakalat ng Aus, Duterte, etc., Sec? Malaki ang posibilidad, partner. Dahil alam naman natin as media people, right, panahon pa ni Erap Estrada, halos lahat ng presidente gustong pabagsakin eh. Mm-hmm. Eh kapag hindi naaayon sa kanilang kagustuhan at kung hindi kasama ng kanilang partido o kanilang mga prinsipyo, kausa nila ay gusto nilang ipabagsak. Tama, nakakasawa ng ganito, partner. Dapat maghintay na lang sila. Mayroon namang eleksyon sa 2022. Next year na ho yun. Diba, Secretary? Next year na. Yun nga eh. Antayin na lang nila. Alright. Kung talagang sa tingin nila ay ayaw ng taong bayan sa adesyong ito, o di maglagay sila ng kanilang kandidato. Tama. Magka-matira, matibay. Oo. Tama naman yun eh. Demokrasya tayo, partner eh, di ba? Tama, tama. Ayun, doon na lang siguro. So, Secretary, panghuli na lamang, may assurance po kayo na si Secretary Lorenzana nagsabi na walang kawalan ng suporta na sa Pangulo ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas. Meron po siyang assurance sa inyo na wala ito ay fake news lang, sir. Meron po talagang assurance, partner. Alam mo, ang gawin na lang natin lahat ng bayanan ay magtulong-tulong, maging united na lang tayo na labanan natin itong gera kontra sa COVID-19. Mm-hmm. Natin isipin muna yung politika. Maraming salamat, Secretary! Ingat po kayo, sir. Stay safe and healthy. Sir. Sige, partner. Thank you po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.